ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend. Magandang gabi, Pilipinas. Kami mga patrol ng Pilipino. Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Kapamilya, hindi lang karne ang tumaas ang presyo, kung hindi pati ilang klase ng butas na rin sa palengke. Dahil naman sa mahal ng bilihin, umaasa na lang sa pangungulekta ng mga retasong karne o scrap meat at patapong gulay ang ilan sa ating mga kababayan. Nagpapatrol, Rainiel Pawid. Araw-araw iniikot ni Nanay Melanie ang Kamuning Market sa Quezon City. Umaasa siyang makahihingi ng retasong taba at maging ng kulani o inaalis na bukol sa laman ng baboy. Ngayong Linggo, nakajackpot siya ng isang supot nito. Nakadilihensya rin siya ng pinagtabasa ng mga gulay. Yung taba, pwede po pang gawing mantika. Tapos itong konting laman, inaano ko po, ginigisa. Gulay ko po, inaano ko po sa, yung iba, nabigay ko po sa alaga akong aso. Tapos pinipili ko po yung maganda, pwede ko rin pang gisa. Sa panahon ngayon, praktikal na lang si Melanie para makakain ng kanyang pamilya. Tapos yung asawa ko walang trabaho. Tapos tatlo pa yung nag-aaral. Yung isa lang may trabaho. Ramdam ng tindera ng karne na sila Arnie ang tumal sa benta. Halos wala na raw bumibili ng kilo-kilong karne. Balat ng baka kasi sa ngayon, sa hirap ng buhay, ito na lang ang pinakamura, nakabaka ka pa. Lalo na yung mga korpo, mga nagtatrabaho sa construction, hati-hati sila. Sa 220 per kilo, sasabawan na lang nila yan or ganun. Kikilawin, lima na sila makakakain or anim, ganun. Naglalaro na sa 300 to 460 pesos ang kada kilo ng baboy at baka, depende kung anong parte nito. 230 pesos naman ang kada kilo ng manok. Ang itlog naman nananatili sa 6 hanggang 10 pesos depende sa laki. Kaya diskarte ng isa pang mamimili na si Nanay Maria. Damihan na lang yung gulay, kunting sahog. Tumaas na rin ng 5 hanggang 10 piso kada kilo ang karamihan sa prutas. Ang mangga na dati nasa 170 ang kilo, 200 pesos na. 10 piso naman ang itinaas ng per kilo ng saging at kada piraso ng mansanas at oranges. Wala namang paggalaw sa mga presyo ng gulay. 3 hanggang 5 piso ang itinaas ng kada kilo ng asukal mula noong isang buwan. Ngayon nasa 85 to 90 pesos ang presyo ng puting asukal, 65 to 70 pesos ang washed sugar at 70 to 75 naman ang brown sugar. Ayon kay Danilo Fausto, Pangulo ng Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated, asahan pa ang pagsipa ng presyo ng asukal sa susunod na buwan. Yung asukal, by the end of July, according to SRA, mauubos na yung ating refined sugar, yung 110,000 metric tons, mauubos na yan. At yung first half of first week ng August, yung raw sugar natin, 250,000 metric tons, mauubos na rin. Noong nakaraang buwan, naglabas ang Sugar Regulatory Administration ng circular letter tungkol sa patuloy na pagbaba ng produksyon ng asukal sa bansa dahil sa pananasa ng bagyong Odette, Desyembre noong nakaraang taon. Ang epekto ng kakulangan ng supply ng asukal, ramdam maski ng kakanin vendor na si Shirley. Ngayon, dati ang kuha namin ito sa S, ngayon 10 na ang puunan. Nagugulat sila bakit nagtaas. Ay, ang sagot ko, ano naman, mataas na lahat ang bilihin, mataas ang asukal. Upang masiguro ang food security sa bansa, makikipagtulungan ng Department of Trade and Industry sa Department of Agriculture para tutukan ang sitwasyon ng local farmers. We will promote digital technology to assist in streamlining agricultural supply or supply chains to link producers more directly to their markets and eliminate unnecessary middlemen. Una na ring sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na tumatayo ring kalihim ng Department of Agriculture na kanila nang inaaral kung paano masusolusyunan ang napipintong food crisis sa susunod na dalawang quarter. Inaaral na rin umano ng kagawaran kung paano magkakaroon ng sapat na supply ng baboy at manok na abot kamay ang presyo. Rainiel Pawid, ABS-CBN News. Nagbabala ang mga panadero na unti-unti nang namamatay ang industriya ng tinapay sa bansa
dahil po sa mahal na mga sangkap sa paggawa ng pandesal. Ayon sa Asosasyon ng Panaderong Pilipino, 20-25% ng mga panaderya ang nagsara na. Isinusulong ng kanilang grupo na itaas ang presyo ng regular na pandesal sa 4 piso at 8 piso naman para sa jumbo pandesal. Dagdag ng Philippine Federation of Bakers Association, kung hindi sila papayagang magtaas ng presyo, maaaring wala nang magagawa para maisalba ang kanilang negosyo. Ang problema, traditionally, pag tumaas po ang presyo ng raw mat, hindi po agad kami nagtataas ng tinapay. Kung hindi po kami makakapagtaas agad ng tinapay, the result will be the dying pandesal industry. Kahit malaho yung mga two ito na mga 8 pesos hanggang 10 piso. Pero ho, sa ngayon ho, dahil ho pare-pareho tayo naaapektuhan itong mga nangyayaring pagtaas ho ng mga bilihin. Opo. 4 pesos lang ho ang hinihiling ho naming mga community bakery. Okay. 4 pesos. Kahit po na lang makabalanse na lang ho kami. Aabutin pa ng mahigit isang linggo ang clearing operation sa Banawe, Ifugao na sinalanta ng matinding pagbaha ayon sa lokal na pamahalaan. Dagsa naman ang mga donasyon pero isang NGO na naghatid ng tulong ang naaksidente habang pauwi sa Isabela. Nagpapatrol, Haris Julio. Ika-apat ng araw ng abala sa clearing operation ang mga taga-Banawe, Ifugao. Gamit ang pala, mano-manong inaalis ng mga pulis ang gumuhong lupa sa barangay Taman at poblasyon. Nakatuon naman ang mga bombero sa paglilinis ng mga kanal at iba pang daluyan ng tubig na nabarahan ng lupa. Kung lalakas mo naman ng ulan, di po matatanggalan yung mga dating pumasok na mga photo-debris. Eh, wala pong dadaluyan ng tubig. Siguro mga 20% pa lang yung nakiklear ngayon. Dami ng slide, it will take time. Kulang pa yung isang week. Kahapon, napasok na rin ng heavy equipment ang sityo hiwang sa barangay viewpoint. Bahagyang naalis na ang gumuhong lupa sa kalsada. Isa ang lugar sa pinupuntahan ng mga turista. Tanaw dito ang Banawe Rice Terraces. Maganda sa pakiramdam kasi after all nang nangyari, madaming pumuntang tumulong. Actually sir, ready na kami this week kasi may mga reservations na kami sir by Wednesday. Ayon kay Mayor Bungalon, masusing pag-aaralan pa kung pahihintulutan ang tourism activity. Naglabas ng travel suspension ang Department of Tourism habang bumabangon sa kalamidad ang Banawe. Kami, mga rest-reset, may konti lang siguro. Hindi pa namin nababalidate. Pwede ko namang ilist yung advisory notice. Pasabog naman yung kalsada, bumalik na yung kuryente. No, consider lang namin kung yung availability ng water supply. Nadamage din yung water district dito sa amin. Kaya 4 araw, wala pang tubig. Nakipag-ugnayan na rin ang LGU sa DPWH para masolusyunan ang problema sa mga kanal na nabarahan sa kasagsagan ng road construction. Isa ito sa mga tinitignang dahilan ng matinding pagbaha. Already to the DPWH, kung ano pa ang pwedeng magawa nila sa mga involnals and canals, expansion program nila dahil national roads naman ito. Una nang isinailalim ang Banawe sa state of calamity, may naitalang 3 bahay ang nasira at higit 1,000 bahay ang bahagyang napinsala. Mahigit 1,000 pamilya ang naapektuhan, may 6 na individual ang bahagyang nasugatan. Namahagi na ng relief goods ang DSWD at Office of the Civil Defense. Dumagsa rin ang mga donasyon mula sa iba't ibang grupo, institusyon at organisasyon. Nagpaabot din ng ayuda ang Angat Buhay Foundation sa pamamagitan ng partner volunteer group na Isabela Quirino Development Council. Samantala, sa kasamaang palad, naaksidente ang ilang miyembro ng NGO na naghatid ng tulong sa Banawe habang pauwi sa Isabela. Nasawi ang driver at 3 pa ang sugatan. Sa imbestigasyon ng pulis, pababa sa National Highway sa kordon ang pick-up truck. Nang umaga umano ito ng linya sa kurbadang bahagi ng kalsada, kaya sumalpok sa 10-wheeler truck. Haris Julio, ABS-CBN News. Patay naman ang isang ginang dahil sa landslide sa Bataan.
Apektado rin ang ilang araw na pag-ulan ang ibang bahagi ng Visayas at Mindanao. Kabilang dito ang isang resort sa Pagadian City sa Zamboanga del Sur na nasira ang pader sa lakas ng agos ng tubig mula sa umapaw na creek. Nagpapatrol, Rod Macenas. Pinasok ng tubig mula sa creek ang Lace Resort sa Barangay Buena Vista noong Martes sa Pagadian City, Zamboanga del Sur. Nasira ang pader ng resort dahil sa lakas ng agos ng tubig. Lumikas ang mga bisita na nasa ibaba ng resort. Kwento ni Bayan Patroller Gladys, pasado alas 3 ng hapon niya nakunan ang video. Sa panayam ng bayan mo, ipatrol mo kay Barangay Chairman Rogelio Alajeño, napakalakas ng ulan ng araw na yon na posibleng dahilan ng pag-apaw ng tubig sa creek at pumasok sa resort. Yung pader nila, parang hindi masyadong malalim yung pundasyon. Kaya nga na ano, pag malakas yung tubig, doon rumagasa yung tubig sa pader. Kaya nabuwal yung pundasyon dahil sa kalakasan ng tubig. Ayon kay Carl Justin Buena Obra, marketing manager ng Lace Resort, may mga aksyon ang ginagawa ang kanilang pamunuan para maiwasan ang ganitong insidente. We actually want to do it in quality assessment and assurance para naman po when we return our service to our customers, to the people, we can ensure more safety. Dagdag pa niya, walang nasaktan sa pangyayari pero isasara muna ang resort para maisaayos ang lugar. Sa Bataan, patay ang 27-anyos na ginang matapos matabunan ng putik ang tinutuluyang bahay sa paanan ng bundok sa Barangay Gabon, Abukay, Bataan. Naulila niya ang tatlong anak. Nangako ang lokal na pamahalaan na tutulungan ang pamilya ng biktima. Sa Cebu, nagka-landslide sa Barangay Hagdan sa bayan ng Oslob kahapon ng umaga dahil sa pag-ulan. Nagsagawa ng clearing operation ang taga-PFP at ibang responding units. Nagsagawa naman ng malawakang paglilinis ang ilang lungsod at bayan sa Cebu matapos ang ilang araw na pagbaha. Sa Davao de Oro, nagkabitak-bitak ang bahagi ng kalsada sa Puro 4 Maba Barangay Mangayon sa Compostela. Hindi na madaanan ang hanging bridge sa Purok Gumamela Barangay Buso sa Mati City, Davao Oriental. Ito'y matapos masira ang column nito dahil sa pagragasa ng tubig sa ilog. Nagkaroon din ng pagguho ng mga bato sa kalsada ng Barangay Kulian. Isinagawa na ang mga clearing operations sa lugar. Rod Macenas, ABS-CBN News. Bukas si Pangulong Bongbong Marcos na maging optional na lang ang pagsusuot ng face mask sa kondisyong maganda ang pag-rollout ng booster shots sa COVID-19. Tiniyak naman ng Liga ng mga gobernador na paigtingin ang kampanya sa booster at pagpapatupad sa minimum public health standards at protocols. Nagpapatrol, Michael Delizo. Nakakuha na ng ikalawang booster shot kontra COVID-19 ang senior citizen na si Mang Alfredo sa pagpapatuloy ng booster rollout ng Philippine Red Cross sa Mandaluyong City. Kumbinsido siyang protektado siya laban sa virus. Mas maganda na tayo ay gumagawa na ng paraan para maiwasan natin. Handa tayo. Meron na akong vaccination booster, pero hindi nangangahulugan na dapat ako ay ipagpasawalang bahala ang pagdating ng COVID-19. Para sa ilang teenager, dapat magpa-booster na rin bilang paghahanda sa face-to-face classes lalo ngayong dumarami na naman ang mga kaso ng COVID-19. Kinakabahan pa rin pa naman po ako yung party po ng katawan ko. Nakakabahala po since hindi na po normal yung number of cases natin dito sa bansa po natin. Saka marami na din pong nagsisilabas ang mga tao. Nasa 15 million pa lang ang may booster sa bansa, maliit na porsyento ng 71 million na fully vaccinated. Napakalayo ng disparity, we're talking about close to 55 million na fully vaccinated pero wala pa nung kanilang third shot, no? Ganun karami yung talagang doon talaga tayo nagkukulang. Kabilang sa pwede nang tumanggap ng booster ang taxi driver na si Jonathan, pero tulad ng iba niyang kasamahan sa trabaho, ayaw niyang magbabakuna uli. Sa tingin ko, hindi naman siguro kailangan ng booster kasi naka-second first ano na tayo, tapos second. Okay na siguro sa katawan ng tao yon kung mag-iingat lang sa kalusugan.
Baliwala rin kay RJ ang balitang dumarami ang mga kaso ng COVID-19. Yung first dose nga po tsaka second dose, napilitan lang po talaga ako noon. Bakit po sa tingin niyo hindi na po kayo kailangan magpa-booster? Dahil nga hindi na ganun kalala ang COVID. Nauna ng hinimok ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga bagong halal na gobernador at alkalde na palakasin ang booster rollout sa kani-kanilang nasasakupan, lalo na't magpapasukan na at full-on face-to-face na ang mga klase. Please let us do what we did the last time. The local governments did a very, very good job sa vaccine rollout last year. Ulitin lang natin, minsan na lang. Ulitin lang natin minsan ulit para sa booster shot, lalong-lalo na para sa mga bata. At makabalik na yung mga bata sa full-on face-to-face classes. Paraan din anya ang pag-igting ng booster drive para maiwasan na uli ang lockdown at maipakita sa mundo na tuloy-tuloy na ang paggulong ng ekonomiya ng Pilipinas. Gawin natin itong booster rollout at makakatiyak tayo. Wala nang lockdown at ayaw na namin magkaroon ng lockdown. Bukas din ang Pangulo na gawing optional na lang ang pagsusuot ng face mask kung magiging maganda ang resulta ng booster rollout. At pagka maging matagumpay ang ating booster rollout, ay makikita naman natin siguro pwede na natin ibaba ang mga alert level, pwede na natin gawing optional ang mask. Pero hindi po natin gagawin yan hanggang maliwanag na safe na talaga. Buo ang suporta ng League of Provinces of the Philippines sa apela ng Pangulo. Bukod sa pagpapalakas ng pagbabakuna, maghihigpit din umano sa pagpapatupad ng health protocols tulad ng pagsusuot ng face mask mapa-indoor man o outdoor. Iinganyohin natin yung ating mga rural health units at ang ating mga doktor na talagang pagpalakasin yung pagbigay ng booster shots at nagbibigay na nga kami ng incentives at alam namin importante itong booster shot. Palalakasin namin ito sa mga provincial governments. Iminungkahi ni Velasco ang muling pagbibigay ng insentibo tulad ng financial assistance o bigas sa mga magpapabooster. Maaari din umanong i-require ang booster para makapasok sa mga establishmento. Ipinaliwanag ng isang doktor na mahalaga ang booster shot. Ayon po sa mga datos na lumabas sa pag-research at pagsusuri, ang first two doses po, yung primary dose ng boost ng bakuna na binigay sa atin, ang kanyang protection po ay bumababa after 6 months. So kaya po, inirekomenda na lahat po tayo, lahat ng Pilipino na pwede na pong magpa-booster na po. Nitong Sabado, lampas 13,000 na ang mga bagong kaso ng COVID-19 matapos madagdagan ng 1,825. Tumaas din ang positivity rate sa 9.5%, halos doble ng 5% na benchmark na itinakda ng World Health Organization. Michael Delizo, ABS-CBN News. Patuloy na bumubuti ang kalagayan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. matapos na muling tamaan ng COVID-19. Ayon kay Press Secretary Trixie Cruz Angeles, sinuri ng kanyang personal na doktor ang Pangulo kahapon at sinabing malaki na ang ibinuti ng kanyang kalusugan. Wala ng lagnat at hindi na wala ng panlasa at pang-amoy ang Pangulo. Hindi rin namamaga ang lalamunan at wala ring pneumonia. Dagdag ni Angeles, kahit may COVID-19 at naka-home isolation, tuloy ang pagtatrabaho ni Pangulong Marcos at patuloy ring nagbibigay ng direktiba sa mga miyembro ng gabinete. Nagpositibo ang Pangulo sa antigen test nitong nagdaang Biyernes, Marso 2020, nang unang nagpositibo sa COVID-19 si Pangulong Marcos. Nagpositibo rin sa COVID-19 si Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla. Kinumpirma mismo ito ng kalihim na sinabing Webes nang magpositibo siya sa COVID-19 matapos sumailalim sa test. Sa kabila nito, sinabi ni Remulla na very mild ang sintomas na kanyang nararamdaman. Sinusunod din niya ang 7 araw na isolation pero patuloy sa kanyang work from home. Bigo ang Pinoy boxer na si Mark Magsayo na depensahan ng kanyang WBC featherweight title. Tinalo po siya na Mexicanong si Ray Vargas via split decision.
Bagamat napabagsak sa lona ni Magsayo si Vargas sa 9th round, muling nakabangon si Vargas para ituloy ang laban sa boxing ring. Ginamit ni Vargas ang kanyang tangkad para tumama ang kanyang mga suntok kay Magsayo. Ayon kay Magsayo, ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya pero nanaig pa rin si Vargas na nanatiling walang talo sa boxing. Sorpresa ang character reveal ni Paolo Avellino sa seryeng Flower of Evil. Ibinahagi naman ni Janela Salvador ang pagkawala ng tinawag niyang partner in life. Nagpapatrol, Daniel Krishnan. Sa Instagram post, idinaan ni Janela Salvador ang kanyang pagliluksa dahil sa pagkamatay ng kanyang aso na si Max. Hindi lang anya siya nawala ng alaga, kundi ng tinawag niyang partner in life na kasama niya sa ups and downs ng kanyang buhay. Bukod naman sa pagiging artista, nakahanap ng ibang purpose sa buhay ang ex-PBB housemate na si Edward Barber patapos sumali sa church ministry. Nahanap ko yung, para sa akin, yung balance sa buhay ko sa labas ng industry. May mga bagay na I'm not willing to sacrifice it, or mas importante yun kesa yung odd job here and there sa loob ng industry. Pag-ami ni Edward, gusto niya maging pastor. I love ABS-CBN, I love my family here. Pero at the end of the day, it is work. I want to be in ministry, which is not a priest, a pastor. Maybe one day. Sa ngayon, bukod sa simbahan, abala si Edward sa paghahanda para sa nalalapit na Star Magic US Tour. Sorpresa naman ang paglabas ni Paolo Avellino sa Philippine adaptation ng Korean series na Flower of Evil. Ginagampanan ni Paolo ang sinasabing totoong Jacob na ginagamit na identity ng karakter ni Piola Pascual. Noong promotion at ilang story con, hindi nagparamdam si Paolo. Kaya naman nagulat ang lahat sa kanyang character reveal. Trending din ang mga pagkakaparehas na eksena mula sa original series. Mapapanood ang Flower of Evil tuwing weekends sa Kapamilya Channel, Jeepney TV at A to Z. Gino Krishnesh, ABS-CBN News. Nananawagan ng hustisya ang pamilya ng isa sa dalawang namatay sa bumagsak na elevator sa Burgundy Tower sa Makati noong Biyernes. Iginiit naman ng labor group na dapat higpitan ang mga batas na magpoprotekta sa kaligtasan ng mga manggagawa. Nagpapatrol, Ana Cerezo. Hindi pa rin makapaniwala ang mga kapamilya ni Manuel Inayaw sa kanyang sinapit. Isa si Manuel sa dalawang namatay sa bumagsak na elevator sa Burgundy Tower sa Makati City nitong Biyernes. Ang daddy ko eh, hindi pa rin humatanggap. Pre, ang daddy ko yun. Mahal ang daddy ko yung kapatid ko. Ngayon, hindi pa rin humatanggap na wala na ko yung bulso kong kapatid. Patuloy ang paghahanap ng hustisya ng pamilya Linayaw para sa kanilang bunso. Ayon sa kapatid ng biktima na si Melvin, hindi pa nila alam kung paano ipapaliwanag ang nangyari sa misis at 6 na taong gulang na anak ni Manuel na pauwi pa lang mula Taiwan. Tinupad naman anya ng kontraktor na Conception Otis ang pangakong tutulungan sila pero wala pa umanong paramdam ang management mismo ng Burgundy Tower. Sana ganun nga yung gusto namin mangyari. Na mabigyan ng justisya yung ano ng kapatid ko. Ano ba dahilan? Ano ba sanhinang ano ang ba't nagkaganon? Iniimbestigahan pa ng BFP, PNP at LGU ng Makati ang insidente. Pero ayon sa ilang labor groups, kapwa may pananagutan ang building management at contractor. Posibleng may negligence din umano ang gobyerno. It's possible na may negligence ang local government unit at tinatanggap na lamang nila yung mga dokumento at hindi na nila pina-countercheck. Meron ding negligence ang Department of Labor Employment. Kulang sila sa inspection, kulang din yung kanilang mga labor inspector. Pero siniguro ng Conception Otis na isolated incident ang nangyari. Regular umano ang kanilang pag-iinspeksyon at well-maintained ang mga elevator ng naturang gusali. Nanawagan naman si Senator Joel Villanueva sa DOLE na istriktong ipatupad ang Occupational Safety and Health Standards o OSH at panagutin ang mga responsable sa aksidente. Ayon naman sa non-profit organization na Institute for Occupational Health and Safety Development, hindi sapat ang pagbabayad ng multa.
Hindi kasi sila na-penalize, no? Hindi sila na-hold criminally accountable. Sa ngayon kasi, it's just an admin fee. Yun yung halaga ng isang tao. Na tingin namin ay napaka-bilis yun, no? Nailabas, no? Ng mga kumpanya. Base sa labor inspection report ng DOLE nitong April 30, 2022, nasa 64.6% lang ng 25,493 na establishmentong na inspeksyon ang sumunod sa occupational health and safety standards. Karamihan sa mga paglabag ang hindi pagsunod sa requirements na first aiders, safety officers at fire safety measures. Ililibing na si Manuel ng kanyang pamilya sa Biyernes. Dadalhin naman sa Iloilo ang labi ni Rey Miguel Guillera, ang isa pang namatay sa aksidente. Sinubukan ng ABS-CBN News team na kunan ng panig ang management ng Burgundy Tower, pero wala pa rin silang sagot. Ana Cerezo, ABS-CBN News. Balita sa labas ng bansa, patuloy pa rin ang pagbuhos ng pakikiramay sa pagkamatay ni dating Japanese Prime Minister Shinzo Abe. Sa Tokyo, kung saan dinala ang labi ni Abe, patuloy ang pagdagsa ng mga nag-aalay ng bulaklak at panalangin. Marami sa kanila ang hindi pa rin makapaniwala sa sinapit ng dating leader. Samantala, nakiramay rin sa pagkamatay ni Abe si Pope Francis. Sa kanyang Twitter, sinabi nito na labis siyang nalungkot nang mabalitaan ang nangyaring pagpatay kay Abe. Dalangin umano ng Santo Papa para sa Japan na mapagtibay pa nito ang kanilang commitment para sa kapayapaan at kawalan ng karahasan. Sa Taiwan, napuno ng mensahe ng pakikiramay ang memorial wall na itinayo sa labas ng gusali ng Japan-Taiwan Exchange Association. Bukod sa paglalagay sa half-staff ng mga bandila, pinailawan din ang iconic building na Taipei 101 na may mensahe rin ng pakikiramay sa Japan. Sa Australia, kulay puti at pula ang pinailaw sa ilang sikat na gusali sa Melbourne. Ito'y upang magbigay pugay din sa pinaslang na dating Prime Minister. Kabilang sa mga pinailawan ang Town Hall, Train Stations at Arts Center. Inanunsyo naman sa Facebook page ng Japanese Embassy sa Philippines o sa Pilipinas na magbubukas sila ng condolence book bilang parangal sa alaala ni Abe. Bukas ito sa publiko simula Lunes, July 11 hanggang Martes, July 12. Mula alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali at alas 2 ng hapon hanggang alas 4:30 ng hapon. Kailangan lang magdala ng government-issued ID at dumiretso sa Japan Information and Culture Center entrance sa Rojas Boulevard sa Pasay City. Kailangan ding sundin ang protocols kontra COVID-19. Kasunod ng insidente sa Japan, tiniyak ng Armed Forces of the Philippines na nakalatag ang mga hakbang pansiguridad ng mga kasalukuyan at dating leader ng bansa. Sinabi ni AFP spokesperson Colonel Midel Aguilar na nakatutok ang Presidential Security Group sa Pangulo at ang bagong tatag na Vice Presidential Security and Protection Group sa Vice Presidente. Tiniyak ni Aguilar na pinamumunuan na mahuhusay na opisyal ang dalawang security groups. Ipinauubaya na ng AFP sa kanila kung ano pang security setup ang dapat gawin para lalo pang maprotektahan ang mga leader ng bansa. Madamdamin na isinagawa ang graduation rites sa isang pribadong paralan sa lalawigan ng Albay nitong Huwebes. Bit-bit po ang tarpaulin na yumaong anak. Dumalo pa rin sa graduation at umakyat sa stage ang naulilang pamilya ni Rhea Bonneo. Tinanggap nila ang kanyang Diplomat Award na nagtapos bilang summa cum laude sa kursong accountancy. Noong nakarambuan, natagpo ang patay ang 22 anyos na si Bonneo. Agad na huli ang suspect sa krimen at kinasuhan na. Sa Tacloban, espesyal naman ang pagtatapos sa senior high school ng isang single mom. Nagtapos ang 37-year-old na si Rachel Machete sa Fidel Limpiado Senior National High School sa Higatangan Island, Naval, Biliran. Nagtapos with honors sa General Academic Strand si Mami Rachel. Kasabay din niyang umakyat sa entablado ang 15-anyos na anak na lalaki na nagtapos naman sa junior high school. Ayon sa kanyang guro, inspirasyon sa lahat ang pinagdaanan ni Rachel na nagsumikap para makatapos o makapagtapos ng senior high school.
Sa Tuguegaraw City naman, mapapasana all ang mga kasabayan ni Sina Apil na nagtapos po sa Cagayan State University. Ito'y matapos makatanggap siya ng money bouquet na nagkakahalaga ng 75,000 pesos. Ba, regalo po ito ng kanyang ina at kapatid. Ayon kay Sina, hindi niya inaasahan ang natanggap na regalo. Nagtapos siya sa kursong Bachelor of Science in Hospitality Management. Si Sina ay may general weighted average na 92%. Ang mataas pala yung grade. At nakatanggap din ng dalawang Gold Sports Awards. Hiniling ng isang grupo ng mga guro na iurong ang pasukan sa mga eskwela sa Setyembre. Ito'y para mabigyan ng dalawang buwang pahinga ang mga guro. Pero tingin ng isang senador, hindi na dapat ipagpaliban pa ang naitakdang balik eskwela sa Agosto. Nagpapatrol, Anjo Bagawisan. Bakasyon na dapat ng mga estudyante, pero nag-aayos pa ng grades, mga ipapasang dokumento at iba pang trabaho ang gurong si Jerneline. Balik eskwela na naman sa mga pampublikong paaralan sa August 22. Napakaikling panahon aniya para makapahinga, 3 linggo lang, hindi tulad ng nakasanayang 2 buwan noon. Kaya pabor siya sa panukalang sa Setyembre na lang ang pasukan. Kapag ganun yung nangyari kasi, hindi marirefresh yung utak ni teacher. Kailangan din naman namin magkaroon ng time para sa family. Ang gusto naman namin makapagpahinga, yung ibigay sa amin yung tamang pahinga. Plano ng Department of Education na unti-unti nang ipatutupad ang face-to-face classes sa loob ng 4 buwan kapag nagsimula na ang mga klase sa Agosto. Secretary Inday has a plan of a phased return to the face-to-face classes. By November, ang plano niya ay maging full-on na lahat, 5 days a week face-to-face ang ating gagawin. Sa simula, baka 2 days a week lang, 3 days a week. Pero naniniwala ang Teachers Dignity Coalition na kung itutuloy ito, bitin ang magiging preparasyon ng mga guro. Kabilang din sana rito ang dagdag na classroom, mga guro at staff ng paaralan para maiwasan ang siksika ng mga mag-aaral na isa sa mga health restrictions. That is why no we have this appeal no to our deputy leadership no na sana po ay mapagbigyan no kasi August 22 no talagang hindi pa po tayo nakahanda. Kami man po no ay excited na sa pagbabalik no sa klase. Okay. No? Gusto po namin ay mapaghandaan po natin ito, no? So physically, ihahanda po natin yung ating mga eskwelahan, ano? And emotionally and mentally din, ano? Ihahanda naman natin yung ating mga teachers. Payag si Nanay Marivic na iurong muna ang balik eskwela para makapaghanda rin ang mga anak na nasa elementarya. Sanayin sa mga ano, sa mga bagay-bagay na, normal na po kasi. Kailangan lagi na mag-alcohol pag once na lalabas sila, mag-face mask na po. Hindi tulad dati na papasok sila ng school, hindi na kailangan ng face mask. Babala ng isang ekonomista, dapat ding mabigyan na ng ikalawang COVID-19 booster ang mga bata at guro bago simulan ang face-to-face classes para maiwasan ang hawaan. Yun pong mga decision po na ganun po kasi, mga abrupt po yun ano, malaki po yung tinatawag nating opportunity cost. Meron nung magandang madudulot yun, pero at the same time, merong threat pa rin na pwede silang magkasakit. Para kay Senador Sunny Angara, sundin na ang nakatakdang petsa ng balik eskwela at saka naayusin ang mga kakulangan sa pasilidad. Ideally, we should make more preparations, pero ganun talaga eh, di ba? May kakulangan talaga tayo sa facilities, so... Ang important is to the resumption of face-to-face. Yun ang importante. Kontra rin si Representative Franz Castro ng ACT Teachers Party List na ipagpaliban pa ang balik klase at sobra na ang 2 taon ng blended learning. Dapat din aniyang tiyakin ng pamahalaan na sapat ang kagamitan at pondo para ligtas na makabalik ang mga mag-aaral. Maghahain ng ACT Teachers ng resolusyon sa Kamara para mabigyan ng supplemental budget para maitawid ang paghahanda sa balik eskwela. Anjo Bagawisan, ABS-CBN News. Balita sa labas ng bansa, inanunsyo na ni Sri Lankan President Gotabaya Rajapaksa na magbibitiw na siya sa pwesto. Ito po'y matapos sugurin ng mga realista ang official residence ng Pangulo at sunugin ang tahanan ng Prime Minister.
bababa si Rajapaksa sa pwesto sa Miyerkules, July 13. Gayon din ang Prime Minister na si Ranil Wickremesinghe. Ayon sa nagpagsalita ng Parliament, nakapagdesisyonan na ng Presidente na bumaba sa pwesto para matiyak ang mapayapang pagsasalin ng kapangyarihan. Nanawagan din ito sa publiko na respetuhin ang batas. Nakararanas po ngayon ng pinakamalalang economic crisis ang Sri Lanka sa loob ng 70 taon. Bukod sa matinding inflation, hirap din ang bansa sa pag-import ng pagkain, langis at gamot. Ito na sa mga tumaya, may nanalo na. Matapos ang ilang araw na suspense at paghihintay, napanalunan ng solo better ang higit 400 milyong pisong jackpot prize sa Grand Lotto 655. Ito'y matapos maibola ng PCSO kagabi ang 6-digit na winning combination na 2, 18, 49, 7, 19, 47. Napanalunan din ang solo winner ang jackpot prize sa Lotto 642 na umabot sa halos 6 million pesos. Wala namang nanalo sa halos 30 million peso jackpot prize sa Mega Lotto 645. Ramdam din ng mga taga-probinsya ang taas ng bilihin at petrolyo. Gaya sa Baler Aurora kung saan tiis-tiis din muna ang mga tsuper at manggagawa. Mula Baler Aurora nagpapatrol, Sherian Torres. Sa edad na 70 anyos, todo kayod pa sa pamamasada si Bang Nestor. Maaga siya sa terminal ng tricycle sa pag-asang mas malaki ang maiuwing kita. Ang 300 pesos niyang kita kada araw, kapos na kapos sa mahal ng gasolina at bilihin. Dagdag pa ang pagbili ng gamot ng bisis na may sakit. Kaya di raw totoong mas maluwag ang buhay nilang mga nasa probinsya kumpara sa taga-Maynila. Balitang kutsero lang po yun. Kasal niya, dumating na ang pangakong 6,000 peso fuel subsidy at sana'y doblehin ng gobyerno. Kung maibibigay po sa amin, kung maaari, bigyang muli dahil sa hirap po talaga ng buhay, ng mga ganitong hanap buhay. Ang bagong graduate na si Michelle naman, namasukan muna ng tindera dahil wala pang makuhang trabaho bilang guro. Umaasa siyang sisigla uli ang turismo sa Baler para makatulong sa pamilya. Mas pinipili ko na lang po mag-day off para mas ano po, mas malaki po yung makarisip ko po. Pag ganiba may gusto po akong bilhin, parang naaano po ako na ay ipagpaliban ko na lang yan. Sabi ni Senador Sonny Angara, chairman ng Senate Committee on Finance, na hihimay sa panukalang 5 trillion peso 2023 national budget. Recovery o pagbangon ng ekonomiya ang nakikita niyang direksyon ng budget ng gobyerno sa isang taon. Pag sinabi kong pampalakas ng ekonomiya, kasama na doon yung hindi lang pag-construct or pagbibigay ng serbisyo ng government, ng gobyerno, pati na rin yung pagbibigay ng tulong sa kababayan, yung mga nawalan ng trabaho, kailangan bigyan ng yung tinatawag nila reskilling or retooling, so bagong training sa ano, para makahanap ng trabaho. At sa tanong kung magkakaroon na rin ng tulong sa middle class. Next year may tax relief, may under the train law merong income tax reduction ulit next year. So yun, yung tatamaan doon yung middle class kasi yung mga teachers, yung mga empleyado, mga pangkaraniwang empleyado, yun mababawasan yung tax nila by next year. Samantala, kasama ni Angara sa pagdiriwang ng 20th Philippine Spanish Friendship Day si outgoing Spanish Ambassador to the Philippines, Jorge Sanchez, na Pilipina ang ina. Sa gitna ng krisis dala ng pandemya at epekto ng digmaan ng Ukraine at Russia, payo ni Sanchez, gamitin ang angking lakas at yaman ng bansa para bumangon. Take advantage of your wonders and your richness as a country, as a people, and tackle the future with optimism and faith. Work hard and love hard and enjoy the future. Paniniyak pa ni Ambassador Sanchez, ang isang magsisilbing lakas ng Pilipinas ay yung batang populasyon nito. Naanya ay magsisilbi niyang puwersa para maiangat uli yung ekonomiya ng bansa na para sa kanya ay may malaking bahagi rin sa kanyang pagkatao. Sherian Torres, ABS-CBN News, Baler Aurora. Nawawala ang isang Pilipinong seaman sa barko galing China. Pangatlong araw na po mula ngayon,
mula na may ulat na nawawala ang seaman na si Third Officer Christopheri Tanyeka. Ayon sa pinsan niyang si Atasha, sakay si Tanyeka ng isang Panamanian registered vessel na umalis sa pantalan sa China noong Hunyo 27 at dumaan sa Korea bago muling naglayag pa Canada. Nitong ikapito ng Hulyo, iniulat ng kapitan ng barko kay Ginang Tanyeka na nawawala ang kanyang mister na ikipag-ugnay na sa Department of Migrant Workers, POEA at OWA sa agency ni Tanyeka. Ibang level naman ang pagtitipid na magkakaibigan sa San Leonardo, Nueva Ecija. Pinatunayan ni Tantan Castillo Naganyo na kanin is life sa pagbitbit nila ng kanin na nakalagay pa po sa talyasi. Para po itong malaking kawali o wok na may dalawang hawakan. Kwento ni Tantan, gutom, pero kulang kanilang budget . Kaya nagdala na lang sila ng kanin. Higit 30 pesos din kasi ang order ng isang extra rice. O diba? Nagpasalamat sina Tantan sa pang-unawa ng management ng kainan. Trending sa social media ang video ni V ng Korean boy band na BTS habang nakikissing along sa kantang Sorry ng Filipino artist na si Paolo Sandejas. Nagpapatrol, Jeffrey Hernaez. Nagbunyi ang Philo Army nang mapanood ang video na ito ni Kim Tae-young of V ng phenomenal K-pop group na BTS habang nagwe-road trip. Ipinost ni V ang video bilang bahagi ng kanyang drive vlog habang naikilig sa kanyang favorite playlist. Ang pinapakinggan at sinasabayan kasi ni V, kanta ng Filipino singer-composer na si Paolo Sandejas. Ayon kay Paolo, hindi siya makapaniwala na nasa playlist ni V ang kantang Sorry. It was just unreal, unbelievable. I couldn't believe it. My sister couldn't believe it because she's a huge BTS fan. She's part of the ARMY. So yeah, it's just unreal and I'm really grateful and humbled. 2 years ago nang i-release ang kanta, kaya laking tuwa ni Paolo nang mapansin mismo ito ng international superstar. V, if you ever see this, thank you so much for listening to my song. You have no idea what that has done for me. And I'm just, at the end of the day, I'm really glad you enjoyed the song. Baka we can work on something in the future. Hindi bago kay Paolo ang international music scene. Nito lang yun, siya ang tanging Pinoy na nag-perform sa Golden Melody Awards sa Taiwan. Nirelease naman niya nitong January ang kantang Different Shade of Blue na may 500,000 streams. Let me breathe you. Habang mapapakinggan na ang kantang Hide and Seek para sa mga naghahanap ng kanilang soulmate. Mensahe ni Paolo sa Philo Army. All your love and support, like I think BTS and V, they're all really great. They should be grateful to have fans like you guys. And they're probably the luckiest artists in the world. Umaasa si Paolo na makaka-collab soon si V ng BTS. Jeffrey Hernaez, ABS-CBN News. Parang gusto ko yung rice. Sana payagan yung rice, no? Yung magdala ka na sa, kasi pag pumunta ka sa fast food, ay bawal magdala ng rice doon. Oo. Sana payagan nila. Baka may porkage feed eh. Sa pahirap ng buhay, bring your own rice. Para-paraan na lang. Ay nako, diba? Talaga pwede naman. Yan. Sana masolusyonan po ang problema natin sa presyo. Yan ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po si Zen Hernandez. At ako si Alvin El Chico. Andito kami, naglilingkod para sa inyo saan man sa mundo.